Hi guys, you say welcome to our channel. What man? Huh? You want water? Water? Hi guys. Welcome to our. Yeah, we're going now. We're waiting for daddy. Sama ng pakiramdam ko talaga. Grabe. Welcome guys to our COVID journey. My COVID journey and my husband. So, yun nga guys. Na, nagwawala na ang baby. Uy! Waiting for daddy. Yun pala guys, no? So, si daddy nagka-COVID si daddy. Nakuha ata, sabi niya, nakuha daw niya yun sa, ano, sa pagbili niya ng pizza last Tuesday, tapos Wednesday, no, na grabe na talaga yung pag ano niya, kanang grabe na yung sakit ng katawan niya, tapos nanginginig siya, nanginginig siya sa lamig, lagnat, grabe yung pagka ano na daddy, grabe yung pagka ano ng COVID na daddy, tapos wala naman tayong ibang mag-alaga sa kanya, ako lang. So, ang nangyari, parang ako din ay na-COVID. Hindi ako nag-test, pero yun ang nararamdaman ko kagaya kay daddy. Masakit, grabe talaga ang sakit ng katawan. Para yung tinutusok yung katawan mo guys, yung mga muscles mo. Tapos, yung mata ko, ang init-init ng mata ko, hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog sa gabi, super init talaga ng mata ko. Tapos, inuubo ka. So, this is my third day na guys. Sama na pala sa pagkiramdam talaga. Kahit nagpanadol na ako, nagpanadol na kami ni daddy. Aminan kami na panadol, pero ganyan pa rin nagpakas. Grabe talaga. Tapos itong batang ito, walang ibang mag-alaga. Iti-test namin siya mamaya kasi. Uy, uy. Calm down. People are watching you. Kasi inuubo din siya, tapos parang wala siyang energy. So, iti-test namin siya mamaya sa RAT. Kasi nagtatanong na yung therapist niya kung pupunta ba siya sa childcare bukas. So, pag ano ang result. Kasi last Thursday, hindi namin siya pinapunta sa childcare. Kasi nga, ganun. Ano kami ka na. Masakit yung mga katawan namin. Put your seatbelt on. Kaya, walang panglasa. Yun ang guys. Yun guys ang maano mo sa ano. Yun ang ma... Put your seatbelt on. Yun ang nararamdaman mo. Wala kang panlasa. Para kang nasusuka ka. Parang nasusuka nga ako. Wala pa lang kami vomit pa dito. Oh, stop it pa ba? So, mamaya natin mag-usap guys ha. Kasi nagwawala naman itong isa. Uy. At nagagalit itong batang ito. You say bye-bye? Bye! Good morning, guys! Peter is here with mommy. Drinking water. Very good. Wow! Drinking water, man. So, this is, guys, my fourth journey. Fourth day of COVID. Daddy is... Should be your 7th day, Dari, no? Wednesday. Monday, you said. 5 days. We're still very crook. Tomorrow I can get Freedom Day. Freedom that you have to test yourself if you are, What said is isolate for 7 days. If you don't have any symptoms, you don't have to retest. You're right to just go do things. And you don't have any symptoms? No, I've got symptoms. Your voice is still crook. Now, sad news, guys. We have a very, very sad news. Oh, because the baby got it too. He had fever last night. You have fever last night, no? Fever, vomiting, cough. And then, this morning when he woke up, ketones is very high. He was like 2.3 ketones. No? 0.6 is high, so 0.3 is close to hospital. Yeah. We're waiting now
one more hour. 2.3, di ba the doctor said me FA is to bring him to the hospital when he was sick before? Last 2 months? Last time, yeah. Mm. Because he was sick, his ketones were allowed to be a bit higher. Mm. Ah, it's allowed to be higher. Wait. It says man in the 1.6 to 3 is dangerous ketones. Hopefully your ketones will go down, but no, kay, we are all sick man, you're all positive with COVID. I don't know if they can accept us in the hospital. Maybe no. And the baby. Not eating man ang baby, even the crackers. Wow. So Peter is yesterday, I think yesterday was his first day. Wow, naman eh. Yesterday. No, kasi guys, nung nag-test ako nung Friday, hindi siya negative siya. Pero yung symptoms ko, kagaya ng husband ko na nilalagnat, masakit ang katawan, nanginginig sa ginaw, yung mata ko, grabe ang mata ko, hindi ako makatulog kasi sobrang init. Tapos, sumusuka ako, guys. So, yun na. Tapos, ngayon naman si Peter. Nag-test, kahapon ako nag-test, so nag-positive. So, nag-test din kami kay Peter kasi today, dapat nasa child care siya. So, ginawa namin yung rat kit to make sure na siya negative siya ba. If he's going to the therapy, child care. And, negative naman siya. Siguro hindi ko naayos na kunin yung pagsuswab sa kanya kasi umiiyak talaga siya eh. Ang likot-likot niya, ayaw talaga niya yung may nakatusok sa ilong niya. So, nag-negative siya. Hindi naman siya nag-invalid. Iwan ko lang. Pero that night na nilalagnat na siya, nag-38, 39, yung kanyang lagnat, tapos nagsusuka na siya. Kaya inubaran ko nga siya, napi lang lahat yung napi lang yung natira sa niya. Para hindi siya masyadong mainit ba. Talaga guys, no? Sobra talagang, it's really a struggle pag ikaw ba may sakit ka din, tapos may dalawa ka din inaalaga ang may sakit. Like yung husband ko, tsaka si Peter. Grabe talaga ang struggle talaga. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas guys. At least sa Pilipinas, may makukuha kang makatulong sa iyo ba? Pag nakasakit ka, yung gusto mong kainin, gusto kong kumain ng hinog na mangga, hindi ko makain. Yung mga sabaw-sabaw, nakapagluto ako kahapon, pero sobrang struggle talaga. Nagluto ako ng nilagang baboy. Grabe talaga ang struggle ko. Ngayon, nag-lift over ako kasi kailangan ko uminom ng Panadol. At least, kasi grabe talaga ang kasukasuhan. Masakit ang kasukasuhan. Yung iba naman, yung mga kasamahan ni nangasapan ko sa work, hindi naman daw, hindi masyadong, wala silang mga symptoms na nararamdaman. Kami talaga, grabe talaga ang symptoms namin. I'm so tired today. Malamig, masarap kumain ng hinog na mangga, mga sabaw, ang ganun ba? At saka royal na kasi yung kanang walang ganang kumain ba, pero kailangan mong kumain kasi umiinom ka ng Panado, tapos nag-hyper kasi ako guys, pag nakainom ako ng tambal, ng gamot, nag-hyper ako. Nag-hyper acidity. Kaya, sobrang sakit. Kagabi nga sobrang. Hindi ako nakatulog kagabi kasi nag-ano ako kay Peter, nilagyan ko siya ng Bimbo. Yung ginamit ko na is yung hanky. Binasa ko lang yung hanky. Tapos masakit ka din ba? Tapos yung katabi mo, super init. Grabe talaga. Gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Kaso lang, mahirap dahil kay Peter. So ngayon, yung sugar niya this morning is 14. Pero, nagsabi ko kay daddy nga, kunan siya ng ketones kasi pag 14 kasi tapos may sakit siya, for sure yung kanyang ketones ay tataas.
So pagkuha nga namin sa ketones, nag 2.3 siya. Di namin alam kung tatanggapin ba kami sa ospital kung magiging mataas pa rin yung ketones ni Peter. Binigyan namin siya ng insulin na fast acting at saka slow acting na insulin. We'll see kung bababa yung ketones niya. Pag hindi pa rin bababa sa 2, dadalhin namin siya sa ospital. Pero sana lang, pray, please pray for us guys. No? Tanggapin kami sa ospital guys. See you later guys. Yung muna kaya ang sakit na nagkasukasuhan ko eh.